Sa Facebook page po nitong si Senator Risa Ontiveros, inilabas niya po yung order of arrest para po dito sa suspendidong mayor na si Alice Guo. Pero ayon po sa National Bureau of Investigation, ang pagkatao po na tunay nitong si Guo ay si Guo Waping, isa pong Chinese national at hindi daw po ito isang Pilipino. Yan po ay base sa dactyloscopy o yung science of fingerprint identification. Sa comparison po na ginawa po nila sa mga fingerprints po nitong si Alice Guo ay parehas po ito doon sa fingerprints nito pong si Guo Waping. Kaya scientifically speaking or through dactyloscopy, alam nyo naman po na ang possibility ng pagkakaparehas po ng mga individual ng kanilang fingerprint ay very impossible sapagkat ang ratio po ng probability na magkaparehas po iyan ay 1 out of 64 billion. Eh, ngayon na ay nasa 8 billion lamang ang tao sa mundo. Kaya malabong malabo na magkaparehas, magkaroon tayo ng kaparehas na fingerprint sa iba pong tao. Kaya ang conclusion, syempre, si Guo Waping at si Alice Guo ay iisa lamang ayon po sa National Bureau of Investigation. At kaugnay po ng order of arrest, ito po yung makikita natin ngayon sa Facebook page ni Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Committee on Women, Children, Gender Equality and Family Relations na sumusuri o nagsasagawa po ng hearing in aid of legislation sa mga POGO or illegal activities behind those POGO. At kasama po ngayon dito, syempre yung mga kontrobersiya na kinaharap na rin itong si Alice Guo. At ayon nga po dito, sabi po ni Senator Risa Ontiveros, lumabas na ang arrest order ng Senado versus Alice Guo or Guo Waping. Ang mga arrest order para sa mga ibang sinight in contempt ay na-issue na rin. Basahin po natin in particular ito pong order of arrest. For unduly refusing to appear despite due notices at the hearings of the Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality on June 26, 2024 and July 10, 2024 and thereby delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, serious illegal detention, and physical abuse and torture in the premises of an internet gaming licensee of Philippine Amusement Gaming Corporation or PAGCOR and other related resolutions. Therefore, upon motion of Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada and Senator Win Gatchalian and duly seconded by Senator Maria Lourdes Nancy Binay, the committee during the July 10, 2024 hearing hereby cites Alicia Leal Guo or Guo Waping in contempt of the committee and of the Senate and order arrested and detained at the office of the Sergeant at Arms until such time that she will appear and testify in the committee or otherwise purge herself of that contempt. Issued 11th day of July 2024. Pero ngayon lamang po nila na i-publish, ano? Kaya ang tanong ngayon dito, mahuhuli ba nila si Guo Waping? Kasi alam nyo naman po na hindi maikakaila na ito ay nagtataguna sapagkat sinampahan na po ito ng kasong kriminal sa Department of Justice. Though ang proseso ay i-determine pa lamang ang probable cause, pero malamang sa malamang kakikitaan po yan ang probable cause at advance mag-isip ang mga utak kriminal eh. Kapag ka utak kriminal, ang gagawin po niyan, magtatago na. Katulad po nila Gerald Bantag, nila Arnulfo Tevez, ni Apollo Quiboloy, at ngayon itong si Guo Waping. Kaya ako, hindi ako naniniwala na basta-basta mahuhuli po ito unless kung talagang magawa ng paraan ng ating mga otoridad na matukoy yung kanyang lokasyon sa kasalukuyan at hopefully siya nga po ay maaresto para po masagot nga yung mga katanungan diyan po sa Senado. Ang magiging epekto kasi nito mga tol kapag ka naaresto yan ng Senado, baka hindi na rin po yan makalabas kinalaunan dahil
yung nag-aantay na kaso sa kanya sa korte, kung sakasakaling ito ay umakyat sa korte, ay qualified trafficking in person at non-bailable offense po ito. Kaya kung malakas ang ebidensya, syempre. Kaya malamang sa malamang, hindi na po talaga ito magpapakita pa sa harapan ng publiko, magtatago na. Kaya ang magiging basihan na lamang natin dito, hopefully, ang maging epektibong law enforcement action laban sa kanya para sa lalong madaling panahon, mahuli siya. Kaso lang, alam naman natin na kahit ano pong galing, kapag ka malawak ang resources, maraming sumusuporta, medyo nahihirapan talaga ang ating gobyerno para mahuli itong mga pugante na ito. Si Alice Guo so far ay hindi po pugante. Siya po ay pinapahuli pa lamang ng Senado, pero hindi pa po siya classified as pugante katulad po ni na Tevez, Gerald Bantag at saka si Apollo Quiboloy. Ngayon, meron din pong isang issue na kinakaharap pa rin itong si Alice Guo in relation pa rin dito po sa mga kontrobersiya na bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga assets po ngayon ay frozen na. Ha? Yan po ay inutos ng ating Court of Appeals sa pakiusap na rin ng AMLC. At puntahan po natin ang balita kaugnay po niyan, mga tol. Pina-freeze ng Court of Appeals ang mga ari-arian ni Bamban Mayor Alice Guo at mga itinuturong kasosyo na sangkot sa ilegal na pogo. Bilyong piso umano ang pumapasok na pera sa kanyang mga bank account na karamihan po ay galing sa China. Nakatutok si Mab Gonzalez. Helicopter. 12 sasakyan, 12 real properties at 36 na bank accounts ang mga ari-ariyang yan ni Bamban Mayor Alice Guo inisyuhan ang freeze order ng Court of Appeals. Hiwalay pa yan sa 21 frozen bank accounts ng QJJ Farm at QJJ Embroidery na family business ng mga Guo na sakop ng utos. Pag isinama ang nakapangalan sa 6 na iba pang sangkot umano sa ilegal na pogo at 9 na kumpanya, aabot sa 90 bank account ang frozen. Anyway, in fairness naman dito sa kampo ni Guo, sila po ay mariing kinokondena ang paglalabas po ng mga impormasyon daw po na ito dahil ang mga ganyang kautusan daw po ng korte ay hindi dapat isinasa publiko. What if daw kung walang kasalanan itong si Guo Waping o si Alice Guo, di malalagay na ngayon sa alanganin ng kanyang siguridad dahil po alam na ng publiko kung gaano po siya kayaman. Pero ganun pa man, syempre yun ay ayon sa kanyang abogado at syempre ang mga abogado ipagtatanggol hanggat kaya po nila ang kanilang mga kliyente. Ito naman ay available na sa public kaya wala na pong problema na pag-usapan po ito. Dahil after all, inilabas na po ito ng mainstream media. Kasi yung napanood ko po kahapon na interview doon kay Attorney Steve, yung pangalan niya tayo kanyang abogado, ay sinasabi nito na hindi dapat daw ginagawa ang mga ganitong pagkakataon na ilantad sa publiko yung kautusan ng Court of Appeals. Pero katulad po nung sinambit na natin kanina, ito po ay publicly available na, nakabalita na po yan sa mainstream media at wala naman pong problema kung ito po ay ating reaksyonan. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Ilang ang mga kasosyo umano ni Guo na si Wang Jiang, isang Chinese fugitive, at si Najang Ruijin at Lin Baoying na sangkot din sa money laundering case sa Singapore. Lumitaw sa investigasyon ng AMLAC na nagkamal ng malalaking transaksyon at pag-aari ang mga individual, kaya pinaghihinala ang sangkot sila sa money laundering at human trafficking. Nagagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Guo in the amounts of billions, tapos lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bataan. Aniya, freeze ang accounts ni Guo at iba pa dahil hindi maipaliwanag kung saan galing ang laman nitong halaga na karamihan ay galing sa China at ipinapadala sa iba't ibang individual at korporasyon. Mukhang nakikita na talaga natin dito mga tol ang typical na money laundering activities. Ano? Para po sa kaalaman po ng lahat, ang money laundering po ay paglilinis ng pera na mula po sa maruming gawain. Ito po ay dumadaan sa tatlong phase. Una, syempre, paglalagak mo ng pera sa isang lugar o proseso, tapos magkakaroon doon ng
ng proseso, tapos pagkatapos ng proseso na yon, ilalabas mo at paglabas noon, malinis na yung pera. Ang pinaka magandang halimbawa ng money laundering activities ay ang pagpasok po ng illegal na pera sa pasugalan. Kasi ang mga casino winning, yan po ay legal na. Kaya ang ginagawa po ng mga sindikato, may mga iba't ibang kaparaanan pero common po yung pagsusugal, tapos palalabasin na nanalo sila. Kapag nanalo na sila, yung perang panalo nila, malinis na po ito at pwede na po nilang gamitin sa mga lehitimong transaksyon. And maaaring doon po nagagamit ngayon ito pong operasyon ng POGO. Bago tayo magpatuloy siyempre sa ating reaksyon dyan, tapusin muna natin ito pong pinapakinggan natin na balita. Tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation eh. So sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. Mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad ni Asa. Kasi kung hindi mo i-freeze to, ang pera madaling mag-transfer. Dahil 2019 pa ang unang malaking transaksyon, tanong ni Gatchalian, bakit hindi ito ni-report agad ng mga bangko? Obligado silang gawin yan kung mahigit kalahating milyong piso ang transaksyon o kung suspicious transaction o hindi maipaliwanag kung saan galing ang pera. O ipaliwanag natin yung sinambit sa balita. Yung sinasabing pong transactions, dalawang uri po yan sa ilalim po ng ating Anti-Money Laundering Act. By the way, para mas malinawan po kayo, ang money laundering, katulad po ng sinambit natin, proseso ito ng paglilinis ng pera, pero may mga tinatawag po na predicate offenses o yung mga paglabag sa batas na nauna bago po yung kinita na pera. Halimbawa, nagbebenta ka po ng illegal na droga, ng human trafficking ka, nangingid na for ransom ka, at iba-iba pang mga illegal activity. Sa ilalim po ng ating batas, yung Republic Act, nakalimutan ko na bigla, ano? Anti-Money Laundering Act of 2003 as amended, ay Republic Act 11 o 10603 yata, ano? 604 or 603. Basta, yan po ay isang Republic Act at sinasabi po doon na meron pong 34 na predicate offenses. Ang ibig pong sabihin nun, hindi po bababa sa 34 na mga paglabag sa illegal, sa paglabag sa batas na maaaring kumita ng pera ang isang sindikato. At ang kikitain po na pera rito ay kanilang lilinisin sa pamamagitan po ng money laundering. Ngayon, dito po sa pinag-uusapan po nating balita, maaaring nagiging behikulo ito pong si Alice Guo para yung mga illegal money na supposedly hindi dapat magamit sa lehitimong transaksyon, pinaparaan sa kanya at dadaan sa proseso. Pagkatapos ng proseso, lalabas at magiging malinis na. Kaya magagamit na ngayon ng mga sindikato sa mga lehitimong transaksyon. Ganun po yung mga nangyayari dito. At sasabihin, ang isa pang punto natin mga tol, iba ang paglabag sa Anti-Money Laundering Act sa mga krimen na binanggit po natin. Separate offense po yun. Kung mayroong paglabag sa, for example, kidnap for ransom or kidnapping, mayroong paglabag sa Dangerous Drugs Act, pwede rin silang kasuhan doon at the same time pwede rin kasuhan sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Ngayon, tungo po tayo ulit dito sa pinag-uusapang balita. Mayroong pagkukulang yung mga bangko dahil bakit 2024? Nawala sa loob ko. Yung kaya nga pala tayo nag-post para ipaliwanag kung ano po yung dalawang ibig sabihin ng transaksyon. Ano? Ang transaksyon na binabanggit po dito ay tinatawag na covered transaction saka suspicious transaction. Pagka ang pinag-uusapan po ay covered transactions, tatandaan lamang po natin yung amount na 500,000 pesos and above. Pagka pera po ang pinag-uusapan. Kapag ka mga valuable items, yan po ay abot sa at least 1,000,000 piso. Pero usually, siyempre, pera ang pinag-uusapan. Kaya pag meron pong transaksyon na nangyari sa isang bangko, pumasok ang isang amount, 500,000 pesos. Ipa-plug ka ng bangko, tatanungin ka kung saan nanggaling yung pera at kung ito ba ay lehitimo.
Sa mga kakilala niyong vlogger na sumasahod po ng 500,000 and above, maaaring na-experience po nila ang pag-plug ng Anti-Money Laundering Council o ng bangko nila dahil may pumasok na mahigit po sa 500,000 piso. Normal po yon at trabaho po, obligasyon ng mga bangko na ipaalam ito sa AMLC. Kapag ka naman ang amount ay hindi po aabot sa 500,000 pesos, pero there are several transactions involving money at ito ay naging kahinahinala. Halimbawa, may pumasok na 10,000 ngayon, may pumasok na 5,000 bukas, sa susunod na oras may pumasok na 20,000, may pumasok na 50,000, kinabukasan may pumasok na 10,000. Ang tawag po doon suspicious transactions, kahinahinala. Kaya obligation pa rin po ng mga financial institutions, hindi lamang po mga bangko, kasama po dyan ang mga remittances, mga phone shop at iba pang mga financial institutions, ay dapat i-report po ito sa AMLC para malaman kung meron po bang illegal activities na nangyayari. Yan po yung dalawang uri ng transactions na umiiral po sa ating anti-money laundering law. Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa balita. Or lang nila na report. Meron din akong suspecha na itong mga bangko, meron din ganitong pansyabahan. Noong Miyerkules ay naghain na ng money laundering case ang AMLAC laban sa mga individual at korporasyon na freeze ang mga account. Inalmahan naman ng kampo ni Go ang paglalabas ng mga bank account na ani ay confidential at saklaw ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Humiling na ang komite sa Senado ng arrest order laban kay Go, bagamat wala pang inilalabas ang Senado. Nakamonitor naman ang Bureau of Immigration. So far po doon sa records natin kay Mayor Alice Guo and Guo Huaping, wala po tayong nakikita na. Meron na pong order of arrest ha, kasi late po itong balitang pinapakinggan po natin. At yung nabanggit ko pong batas kanina, tinignan ko sa internet, ay Republic Act 9160 as amended. Okay? Ayan po ay inamyendahan ng Republic Act 101. Maraming mga amendment po ito, pero ang mga latest amendment po dyan ay 10167, 10365. Yun po yung mga sa mga estudyante ng criminology rito na maaaring nakakasingit sa panonood sa akin, dapat tandaan nyo yung mga figures ng mga binabanggit ko sapagkat natatanong yan sa board examinations. Going back dito po sa balita, meron na pong order of arrest. Kaya may reason na rin po ito pong Bureau of Immigration na i-hold kung sakasakali yung mga lumabas ito pong si arrestuin, ito pong si Guo Ping na nagpakilala pong Alice Guo. Recent travel records niya palabas po ng bansa. Sa mga kasamahan po nila, wala rin po tayong nakikita ng recent na travel records. Although, tandaan po natin na lookout bulletin lamang po ang in-issue sa ngayon. Ang ibig sabihin po nun ay maaari pang lumabas ng bansa yung mga nakalista doon. Para sa GMA Integrated News. Ngayon, hindi na mga tol kasi may order of arrest na siya mula sa Senado. Kaya hindi na po siya makakalabas po ng bansa. At kaugnay po ng POGO, finally, nagsalita po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na tinututukan po ng gobyernong ito ang mga suliraning kinakaharap po ng POGO industry sa bansa. Bagamat hindi pa rin po nagbigay ng partikular na pahayag ang ating Pangulo kung ito ba ay ipe-permanently ban na dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ang balita kaugnay po ng pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa ginagawa ng ating gobyerno regarding po sa POGO industry. Napapahala na si Pampanga Representative Gloria Arroyo sa nadungisang imahe ng kanilang probinsya dahil sa mga ilegal na POGO. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, meron ng bagong task force ang DILG para tutukan ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga POGO. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakatutok ang pamahalaan sa pagsugpo sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga ilegal na POGO sa bansa. Bumisita si PBBM ngayong araw sa Pampanga para mamahagi ng ayuda kung saan nakasama ng Pangulo ang mga lokal na opisyal, kabilang si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Kamakailan lang nang salakayin sa Pampanga ang higit 2 hektaryang luxury resort na may helipad, firing range at underground tunnel na malahasyenda ng mga POGO big boss. Nasa naturang probinsya rin ang ni-raid na 10 hektaryang compound ng Lucky South 99.
Grabe ano mga tol, nakapagpatayo sila ng ganyang pasilidad nang hindi man lang nararamdaman ng publiko, particular ng local government unit. Kasi dapat isa yan sa mga nagiging obligasyon ng ating LGU eh, na siguraduhin na ang mga pasilidad na itinatayo sa kanilang area of jurisdiction ay legal. Eh ito, baka sa bagay, baka may mga permiso naman ito. Ang problema, hindi nila natukoy kung ano yung nangyayari sa loob. Saka kung mayroong firing range, sa bagay, indoor firing range to, baka naka-soundproof pa, no? Kaya kahit magpaputok ng baril, hindi rin maririnig sa labas. Ganun pa man, may mga aerial inspection naman na isinasagawa ang ating mga LGU from time to time. Hindi ba sila nagtaka na meron pong ganitong uri ng pasilidad dyan na napakalawak? Tapos, ang nakatira ay mga Chinese national. Yan naman ay mga katanungan lamang. Dahil nakakapagtaka kasi talaga mga tol na naglipa na ang mga ganitong uri ng pasilidad, mga istruktura nang hindi man lamang nalalaman, partikular ng provincial government o Pampanga at ng munisipalidad kung saan naroroon ang mga pasilidad na ito. Corporation na nagpapatakbo ng mga illegal na pogo. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga illegal na gawaing kaugnay na mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na illegal na droga dito sa bansa. Yeah, magandang balita yan na narinig natin na meron ng task force na kinreate ang Marcos administration sa ilalim ng DILG para tutukan ang problema na ito ng pogo. Pero siyempre, hahanapan pa rin ng ilan o ng nakararaming mga Pilipino ng kasagutan si Pangulong Bongbong Marcos sa katanungan na dapat na bang i-permanently ban ang pogo dito sa Pilipinas. Si Arroyo naman. Na sa ngayon, siyempre, hindi pa rin po binibigyan po yan ng linaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam nyo mga tol, to be honest with you, whatever the decisions dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan ko. Kung ito ba ay i-regulate patuloy, suportado ko yan. Kung ito ba ay permanently ban ng ating Pangulo, suportado ko pa rin. Ang nakikita ko kasi dito, kaya maingat po si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtugon sa problema na ito ng pogo, dahil ayon mismo sa PAGCOR, there are 200,000 at least Filipinos employed across the country sa pogo industry. At yung 200 Filipinos po na yan could be translated into more than 200 families. Or sabihin na lang natin 200,000 families. Ano? 200,000 ha? 200 lang yung nabanggit ko. 200,000 employees na Pilipino at pwedeng matranslate into 200,000 families. Ang malaking katanungan kasi dyan, kung i-outrightly ban po natin yan, saan po natin dadalhin yung mga empleyado na yan na umaasa po ang kabuhayan sa pogo industry? Yon ang malaking katanungan. Paano susolusyunan yan ng ating gobyerno? Pero ganun pa man, yung salot kasi na dulot nito pong pogo ay talagang hindi po maikakaila. Marami na pong buhay ang nasira, marami pang buhay ang sisirain, kaya parang hindi po equal na merong mga nag-benefit sa pogo industry, pero marami din pong nasisira ang buhay. Yan ay balancing act ng ating gobyerno. At titingnan po natin sa hinaharap kung ano po ang magiging desisyon dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, tutok muna tayo siyempre sa mga illegal activities behind pogo. At isa po itong naakusahan si Mayor Alice Guo na Guhuwaping pala ang tunay na pangalan. At sana sa lalong madaling panahon, maaresto po siya ng Senado. At pati po yung kaso niya sa Department of Justice, yung reklamo sa kanya ay umusad na. Kakitaan po ng probable cause at maiakyat sa korte para labasan na po siya talaga ng warrant of arrest. Ano ang inyo pong saloobin tungkol po dito sa ating pinag-uusapan? Mangyaring i-comment nyo lamang po mga tol at